So welcome to another episode ng Deed. It's time to do the deed. Alright, dive into the details. So itong sa harap ko, dalawang identical electric scooter, Mover X10 and Mover X6. So ito yung Mover X series natin. So basically, ang pinagkaiba ng dalawang to is battery capacity. Si X10, 13 AH. Si X6, 10 AH. Pag mas mataas yung AH, mas mahaba yung mapabiyahe mo, no? Yung mileage mo per charge, mas mahaba. Alright! Tatabi na muna natin isa, since pareho lang naman yung dalawa. Alright? Quick specifications ng Mover X series natin, no? So, 48-volt electric scooter to, with a motor power of 1,000 watts. So, tara na! Himayin to! Let's go! So starting with the voltmeter. So ito ang pinaka security module mo. As of the moment, we offer two security modules. It's either key ignition or remote. So remote, pwede natin upgrade dito sa Mover X series natin, no? Kung gusto yung magdagdag ng alarm. Twist mo lang to the right to open the electric scooter. Pag nakita mong merong number na lumabas, ibig sabihin meron ng kuryente yung electric scooter. 54 yung full charge yan. Diyan mo makikita kung healthy yung full charge mo. After that, pwede mo nang buksan yung throttle. So long press mo lang yan. Makikita mo yung display natin. Speedometer. Gears. So to change gear, click mo lang yung mode button. 3 is the fastest, 1 is the slowest. Battery bar, directly related yan sa voltage mo. So pag umapak ng 14 voltage mo, lobat ka na. Press yun lang yung power button to navigate to different information. Makikita mo dyan yung odometer, total distance traveled. Moving forward, ito yung throttle natin. Yan, makikita mo, tatakbo na yan pag kinalabit mo. Then we have dual disc brakes. Ito yung sa harap, ito yung sa likod. So makikita mo, pag pinress mo yung brakes, may lalabas na exclamation point. Ibig sabihin, naka-on yung e-brakes mo, hindi yan tatakbo. Alright. Handlebar natin is 24 inches. So upgradable yan into a mountain bike handlebar, yung mahaba. Meron tayong workaround yan sa shop. Kung gusto nyo palitan, punta lang kayo dito. So itong handlebar natin is foldable. Gamitin nyo lang yung OK technique. So lagay mo dyan yung daliri mo. Hilahin mo palabas, tapos baba. Ulitin natin. Hila palabas, tapos baba. Yan. Pag-aakit mo siya, doon na sa dulo, ipak mo. Yan. Pag-off mo naman yung throttle is long press nyo lang yung power button. Tapos twist to the left, tanggalin nyo. Safe na. Adjustable yung height ng front pole natin. So, quickly siya. Luwagan nyo lang. Pwede nyo na adjust. So, depende sa gusto yung height. Higpitan nyo lang ulit after. Minimum height natin is 33 inches from the ground. Then, yung maximum height natin is... yeah! 46.5 inches. Alright, so makikita nyo meron tayong tatlong headlights sa harap. Ang voltages nito is 48 volts. So mag-upgrade kayo ng ilaw, dapat 48 volts din. Kasi iba, nagkakamali sila, kala nila 12 volts yung supply nito. So yan, take note para hindi masira yung ilaw nyo. Busina natin, 48 volts din siya. Itong dalawa yung bumubusina, yung W7 lights natin. Right, doon naman tayo sa mga gulong. Tire size nito is 10 by 2.5 inches. So ang stock tires niya ay tube type pa. Meron pa siyang interior. So pwede natin to i-upgrade into tubeless. Yung bearing size dun sa harap is 6000RS. So makikita niyo meron din siyang rotor. Ang size niyan is 140mm. Doon naman sa brake system natin, mechanical brakes to. So upgradable into hydraulic brakes. Itsura ng brake pads niya, ito. Hem, pareho yan, harap likod. Ganyan yung brake pads niya, no? Alright, so yung nut axle natin, ang size na ito is 10mm. Then yung spring suspension niya is 110mm. Dito tayo sa comfortable seat. Dito tayo, this is adjustable with this quick release. So ang bottom height niya is 16.5 inches. Tapos yung max height niya from the deck, no, hanggang dito sa top ng saddle is 22 inches. So, didemo ko lang kung paano siya i-fold or tanggalin. So, meron tayong lever dito sa baba niya, no. Quick release din. I-ano nyo lang, luwagan nyo lang, then ibaba nyo to. Then dito sa gilid, meron tayong button. I-press down nyo yan.
para bumagsak. So advisable kung ifo-fold nyo pala siya is tanggalin yung pinaka-saddle. So doon naman sa pinaka-bridge natin, meron tayong rubber na iniikot dito, pwedeng i-rotate. So pag naka-horizontal yung rubber, naka-unlock yung locking rubber niya. Pag naka-vertical siya, yan yung naka-lock. So pag i-fold mo, kailangan mong iikot yan, gawin mong horizontal. Then, press down the gold lever. Ayan. Siya yung nagtitrigger ng folding. Ayan. So pwede mo na siyang buhatin. So si Mobber X10, 21 kilos. Si X6, 20 kilos. So pag-unfold mo, reverse mo lang yung ginawa. Press down ulit yung gold lever. Tapos make sure i-lock nyo using yung rubber lock. So, paano i-unfold yung seat? Reverse mo lang yung ginawa mo ulit kanina. Press mo lang yung button sa gilid. Tapos i-akyat mo yung pinaka-pole niya. Akyat mo yung quick release. Tapos i-lock into place. And pwede mo na ibalik yung saddle. There you go. Ngayon, kung gusto nyo tanggalin, meron tayong 4 exposed screws on the deck. So, kailangan mo lang ng 5mm Allen wrench. Tanggalin mo lang yung 4 na exposed screws. Ta-da! Then, ibalik nyo lang yung 4 na screws sa deck. Para walang budas. Right. Kung ibabalik nyo yung seat, i-reverse nyo lang yung ginawa natin. Okay, so yung deck naman natin, ang measurements niya is yung length 22 inches and yung width 8.5 inches. So ang bolts niya pala, ang size nito is 6mm. Then meron siyang dalawang red grip tape which is removable kung gusto nyo maging stealth block yung itsura. Pwede tayong maglagay ng acrylic deck kung gusto nyo extra design. Ganito yung mga pictures, fam. Meron tayong side blue sa gilid, napaka-premium ng itsura. Switching ang color niya from green, red, blue. Meron din tayong ilaw dito, which is yung signal lights natin, kung makikita nyo. Meron tayong kickstand dito sa gilid. Yan, sa left side ng unit. So ang ground clearance niya from the floor hanggang bottom ng deck is 6 inches. Sa likod naman, meron tayong dual suspension. So ito ay 100mm yung size. Tapos yung axle nuts naman natin dito is 12mm yung size. Brake calipers, right side mounted. For the bearings naman sa loob ng unit natin, dito sa disc brake side is 6003, while sa other side, 6202. Unfolded size, 41 inches by 44 inches by 24 inches. While the folded size is 14 inches by 46.5 inches by 7.5 inches. Diyan magtatapos yung segment natin. Time to do the deed. Dive into the details ng Mobber X Series. Kung may mga di ako na-cover, kindly comment down then below. If you are interested to purchase our Mobber X Series, just message our Facebook page, Motor EVP, or visit our website, www.motorevp.com. Kumain tayo, dito pinakamura ang electric scooters. Alright? See you in the next episode! A bit away!